Anong edad ka na pwede mo mag-asawa at ilang pwede mo maging anak? Nanonadota ko ako. Tanong sa nanay mo, bakit nag-vlog ka sa sarili akong mundo? How to be po at ishay. Pangit-pangit ko na. Easy, char. So, ang ayaw mo na sa ugali ni Cha, baklang po. Anong masasakit ang iwan siya? Kasi may dahilan? O yung iniwan ka niya nung walang dahilan? Nakakaloka. Sino pa ang favorite pop idol niyo sa ibang bansa? Bakit kahit alam mo masasaktan ka na, ipatuloy pa rin minamahal ng taong nanakit sa'yo? Yung totoo. Welcome back to my YouTube channel. Today is another day, another video, and another vlog. At kung hindi ka pa nakakapag-subscribe sa aking YouTube channel, please click the subscribe button and click the bell button para ma-notifyas mo bago update sa mga videos ko. Show my rice. And for today's video, dahil hindi naman tayo nakakalabas, wala tayong magawa. So, eto, meron akong pinos na free any questions you want. Lapag niyo mga tanong niyo, sasabitin natin lahat yan. Q&A ako sa nice vlog ko. Ayun ang pinos ko. Ito yung nakasulat dyan. So, yun guys. So, marami rin namang nagtanong, mayroong mga dumagdag, kaya sobrang matagal lang tayo sa pag-vlog. So, bago pala ang lahat, gusto ko lang batiin muna si Sir Bill na happy, happy birthday to you. Today is March 22. Today is March 22, Sunday. So, ayun, hindi lang nakapunta sa kanya. Dapat kasama ako doon sa mga mamimigay ng post. Gaya ng vlog ko nung nakaraan na yung nasa prompt na birthday niya is mamimigay siya sa mga homeless people. So, hindi yung natuloy. So, sobrang nalulungkot siya ngayon kasi malayo rin siya sa family niya ngayon nag-birthday siya at merong kalamidad na nangyayari sa ating bansa. So, marami rin hinanain, pero bago natin basahin yun, hindi ko sure kung nandito siya sa cellphone. Ayun. Marami hinanain. So, unahin na lang natin si Papa Bear Halili, hashtag ABS-NGMA7. Dapat kami din mga talent supplier, mga talents and stuntsman. Ang isa sa mga tinutulungan nyo, lalo na yung ngayon lahat, lalo na ngayon, lahat kami walang trabaho. Di mabubuo ang mga teleserye project nyo kung wala kaming lahat. Huwag lang sana nakafocus kayo sa mga empleyado nyo, lalo sa mga artista nyo dahil mayayaman nga mga yan. Kahit isang buwan na walang sahod ang mga yan, madami pa rin pera ang mga yan. Opinion ko to para sa mga nakararami. So ayun, hindi lang siya yung nakitaan ko na, ayun ngayon, naglalabas ng hinanain. So ano yun? Bakit hindi lumalabas? So, hindi lang siya nakita ko. So, siya lang kasi yung napansin. At siya yung mas napapansin ng mga nagpo-post sa mga ano. So, hindi namin sure kung ito kasi, nakakapagtaka lang kasi. Ang daming nagpo-post na about sa mga ganyan. So, yun nga, hindi namin alam na kung sino kasi yung ginagamit nilang senator, ginagamit nilang kahit kung ano-ano, sino sikat. Hindi namin sure kung totoo na magbibigay talaga ng tulong. Merong ginagamit si Ming Mendoza, ginagamit si Lenny. And kung sino-sino pa, mga nasa taas. So, kung sino-sino yung mga binabanggit na nila. So, kami naman, pass kami ng pangalan namin with address and number namin. So, hindi namin alam kung talaga napupunta yung mga pinupost namin, ay sinesend namin sa kanila na, ayun nga, na, sabi ko, na mga numbers, address, and names namin. Eh, sabi naman ng iba ba kasi daw sa kung saan lang mapunta yung aming mga, ayun. So, masyado na tayong lumalayo. Balik muna tayo sa aking sa ating topic na eto nga yung nandito sa gilid. So, bakit gano'n? Iba-iba yung lumalabas. So, eto unahin natin yung challenging for today. I'm challenging. Sinong unang shota mo challenge? Eto yung vlog ni Sir Bill. So, ayan. Ang unang naging boyfriend ko, first time naging boyfriend ko, yung hindi ko sineryoso. Meron kasi akong term na naging ex ko pero hindi siya seryoso. Pwede ko siya sinama sa mga sineryoso. So, ang binibinaw lang sa mga naseryoso ko. So, ang sineryoso ko talaga is then, marami akong ex. So, meron mga flirt-flirt lang kasi. So, hindi ko na siya sinasama sa seryoso. Kasi hindi ko siya, parang after one day, after two days, one week, ganun, wala na. Paano masabi? So, hindi ko siya sinasama sa mga exes ko. So, yung mga, naging jowa ko lang naman yun sa mga clan. O sa yung mga clan noon, way back 2016, 2015, mga ganun. So, ang first ex ko talaga sa kabuuhan, si Jefferson Rebocchio. So, nag-break kami sa, alam niyo yung mga times na uso yung Dota ko ako. Doon kami, ayun yung naging ano nun. Kaya naging team song ka rin niya noon yung Dota ko kasi pinagpalit lang sa Dota. Addict na addict siya sa Dota. Tapos may nagsali lang sa akin sa GC noon. Marami kong GC noon sa 20 GC na yun. Meron din akong boyfriend sa 20 GC na yun. Paano masabi?
natin. So, parang third work lang talaga siya. So, walang seryosohan. So, pero, yung pinaka-seryoso ko, yung kasama siya sa file, is Gerald Malanya. So, nag-break kami dahil sa may binlock ako na hindi ko sinabi sa kanya sa loob ng isang buwan. Nagulat siya sa akin na binlock ko yung nagkakagusto sa kanya noon pa lang. Magkababata din sila kasi. Eh, mag-best friend yung ate niya. So, parang, mas naging matimbang. Oh. Pili ko lang. Pero para sa kanya, hindi naman. Kasi sabi niya sa akin, mag-aral daw muna ako. Bago, ginagawa mo! Kung kami talaga, kakabalik naman kami. So, hindi naman na siya inintindi. So, wala na sa akin yun. And, sino yung next? Ito yung next question. Ay, ano pala challenge yung isa? So, ito yung question talaga. Mali po ba ang magmahal ka ng mahal ng iba? So, mali po kasi, sabi daw nila, merong mali na nagiging tama, pero mali po talaga yun kasi meron na siya iba. So, hahayaan mo ba, makakaya mo ba na may masasaktan kang iba sa paraan na para lang mapasaya mo yung sarili mo? Para lang maging masaya ko, masaya kayo. Ako kasi para sa akin, hindi ko kakayanin na may masaktan ng iba para lang sa ikasasaktan. So, mali talaga. Kasi meron naman yun, hindi mo na kailangan ipagsiksikan yung sarili mo. So, kung wala pa talaga yung taong para sa'yo, kahit maghintay ka kasi sobrang dami ng tao sa mundo, hindi lang isa, kaya huwag yun ang pag-alala. So, Justice King de los Santos, bakit matagal lang nangyari mo? Bakit kahit matagal lang nangyari yung mga bagay-bagay, still masakit once na naalala mo? Ayun na nga, alaala. So, pinagdaanan mo siya. So, meron kasi mga alaala na madaling kalimutan na magaan lang. Pero meron kasi na sobrang bigat na hindi mo masasabing kaya mong kalimutan agad, gaya ng kunyari namatayan ka, meron kang hindi dapat nagawa noon na hindi mo na maibabalik na talagang pinagsisisihan mo. Meron talagang ganun kasi hindi lahat talaga nawawala yan sa isipan ng tao. Kaya sabihin mo, okay ka ngayon, oo masaya ka ngayon. Pero pag once na mag-isa ka na, dun babalik yung mga alaala na hindi na dapat inaalala. Aww. So, ewan ko, hindi ko din alam. Talagang biglang na lang kasi yung pupasok sa isip mo, one time na merong tao na mayaman na siya, lahat ng nagawa niya. Pero dumarating pa rin sa point na sa tuwing isa siya at wala siyang ginagawa. Merong time na papasok sa isip niya na, ay, ganito pala ako noon. So, hindi rin natin masasabi. Kasi meron talaga na madaling kalimutan. Yung magkakamay siya, hindi talaga. Pero masakit talaga. O, masakit. Pag talagang madilim mo nakaraan, talagang ano. Kasi, basta dumating na yan, hindi mo na may iba yung nangyari sa buhay mo. Tapos, meet, si Anna to, si Jane Puso. Nasa iyo naman siya. So, bakit nag-vlog ka? 3 reasons. So, bakit ako nag-vlog? Una sa lahat, libangan ko. Pangalawa, siguro sabihin na lang natin na, consider na lang natin na, pangarap ko rin na, ano, kasi sa, mahilig talaga akong tumapat sa camera. Mahilig. Ayun nga, nag-extra rin ako. Hindi ko alam. Talagang libangan ko lang talaga ito. Pangatlo, masaya ako. Masaya ako na nakakapagpasaya ako ng mga tao, lalo yung mga viewers ko. Yung mga loyal viewers ko talaga. Sobrang masaya kasi yun ngayon na nanonood sila sa akin. Wala silang sawas na mukha. Pangit ko na. So ayun, medyo pumatikas na ako ngayon. Grabe nang itin talaga ako nang nagtitinig ako. Kasi pag nag-shoot kami, minsan, direct yung araw. Eh, minsan kasi, mas maganda direct yung araw kasi malinaw yung ano. Tapos, minsan kasi, naglalagay pa sila ng spotlight kahit maaraw na kasi kulang yung lights ng araw. Ganun. Okay, Ranito, Bear. So, siya yung naman yung estudyante ko na gusto mo kapag-ulap sa akin na hanggang kayo hindi pa rin nakapag-ulap. So, bakit po ang cute ko? Bakit din po parang walang tao lang sa bahay mo? Shout out na rin po. Hindi. Lakas ng comments. So, bakit cute ka? Hindi ko alam. Tanong sa nanay mo. And, bakit lagi walang tao sa bahay? Busy kasi kami. Una sa lahat, may pasok si Papa. Tatlo na kasi kami dito sa bahay. Pasok si Papa. Ako, may work din ako. Pag wala akong work, naglalakit ako. Yung mga koryo-koryo noon. Pero ngayon, hindi naman pag-koryo ngayon. Then yung kapatid ko is may pasok. Then greeted din kasi siya, busy rin siya. So may mga projects sila, labas-labas ng ano, practice dito, practice doon. Walang katapos ang practice. Tapos may thesis. Nagulat niya ako, pati greeted, may thesis na. Totoo. Tapos, ayun. So, eto, Samantha Kat. Di Guzman. Nagulat ako sa Samantha. Samantha yung tawag sa kanya. Nagulat ako bakit Samantha. So, Kathleen de Guzman. Ayun, may pangalan niya. So, yan Kathleen de Guzman, si Coops. Kupal kasi yun, tapos Pal. So, ayun. Coops ang tawag na sa akin. Tapos Pal tawag sa akin. So, na-miss mo ba yung dati? Tapos nagtanong ako, anong dati? Linawin mo? Sa kanya. Tapos sabi niya sa akin, yung dating ginagawa ko sa'yo. So, para sa akin, na-miss ko din naman kasi, bakit nga ba? Na-miss ko yung mga kalita namin, mga barkada, then, pangalawa yung nalilimbre mo ako, yung pangatlo yung lagi mong nabibigyan ko. Siya yung ano eh, sponsor ko ng chocolate. So, tanto ano yung mga kaibigan ko na nililigawan niya ako kasi chocolate ko, chocolate na rin nila. Pagkain ba, pagkain na rin. Sponsor ng bayan! What the fuck? Ang sarap magkaroon ng mga kaibigan, no? Lagi kami kahati. Pero ayun, masaya naman kasi yung mga kaibigan ko sa yung barkada. So, pag meron sila, pinibigyan din naman nila. So, ayun. So, Ara Donesa.
isa sa mga estudyante ko, kaklase niya si Lanita Berber. Bakit po mas pinipili nating malaman yung totoo kahit alam po natin pwede tayong masaktan? Madurog pang pag nalaman nito. Na madurog pag nalaman nito, bakit po pinipili natin malaman yung totoo? Ah, mas maganda kasing malaman mo yung totoo, yung marinig mo sa boses, sa bibig niya mismo, kaysa yung malalaman mo pa sa iba, mas masakit kasi mo. So, bakit ko nasabi? Kasi, iintay mo pa ba na mas marami yung makaalam kaysa ikaw mismo yung makakaalam? Aww. So, bakit di naman yun na mas maalaman tayo ng iba kaysa sa inyong dalawa? Oo, ayun naman yun. Easy. Tumigil ka nga dyan. Sure. So, ayun. Ito naman, hindi ko maintindihan nyo. Hindi ko alam kung paano basahin, pero kilala ko to. Ito si Camille Bison. Ah, si Camille Bison. Baklang to. Tumigil ka nga dyan. Ginagawa mo. Ano mas gusto mo? Baguhin ka o ikaw ang magbabago? Mas gusto ko ang magbabago. O, ay, ako kasi yung tao na ayoko sa lahat na pinapakailaman ako. Yung sariling mundo. Tumigil ka nga dyan. Hindi. Yan. Mas gusto ko yung... ako mismo yung magbabago kasi ang pangit naman kasi yung pakinggan. Ginagawa mo! Ganito ka, ganito, ganyan, ganyan. Sponsor ng bayan! Sobrang pangit pakinggan yun. Kaya mas maganda na ito na mismo yung ano, tingin ka sa salamin, tingnan mo kung anong mali sa'yo, ano yung kulang sa'yo, ano yung dapat mong pagbigay sa sarili mo. So, ayun. Ayun yung mga dapat natin. So, ayun nga, mas magandang baguhin mo yung sarili mo kaysa makarinig ka na ano. Kasi pag sa iba mo kasi maririnig, tapos sabi niya sa'yo ganito, masakit din yun, masakit. Kaya mas maganda na ano, pag napapansin mo na parang may something sa kapwa mo, baguhin mo na. Tumigil ka nga dyan. So, eto naman tayo kay Pits, Repa Pits. Kailan na akong gustong pag yung nuno sa akin, yun lang ang gusto ko. Wala na daw siyang gusto, itype ko na lang daw sa kanya, yun lang gusto niya. So, itype ko na lang daw sa kanya itong, ano, itong vlog. Okay, Ranito Berber. Pag may makikita kang mag-jowa, kalabitin mo sila, tasabihin mo sana, ay, challenge pala to. Bakit? May jowa na ako ngayon. Bawal bunso, bawal. Magagalit. So, Kat, Webas, Kim. Ah, oh, see. Ito yung Samantha Kat. Oo nga pala, may tanong siya naman kanatas, may tanong siya. So, comeback. Teacher pa, sumandihin niyo. So, about na naman sa kanin niyo. Maliligaw ko rin kasi siya. Dahil marami akong niyo sa school. Sure ka? Bill ko ba? Tumigil ka nga dyan. Iro na sabihin. Si Kuya Dave, nagtapat din siya sa akin, pero sabi ko, still, you're my brother. So, hindi ko siya... hindi ko sineryoso yung mga ganun. So, wala pa sa akin kasi yung mga ganyan. And si Kat, nangigaw siya sa akin. That time, magulungot ako ikas nakabir na namin. Kasi nang talaga nakapagdots. Dumating na naman siya. Paano masabi? So, ayun, ang dami. Ang gulo-gulo ng mundo ko nung nag-grade 12 ako. Kasi lagi ako, sakitigas ako ng grade 12, grade 11. So, lagi ako sinusubi sa clinic. Lagi may nagbabantay sa hunger giver. Kasi lagi ako tuwing events, lagi akong inaatake, nakakaloka. Paano masabi? Then, inatake na rin ako sa kitchen namin. Dahil sobrang init, wala akong kain, tapos takbo kami dito, bigyan ng ingredients kasi bigla. Tapos ayun, basta nakaka-joke. Paano masabi? So ayun, gentle guys. Mang bato ng mga magjo-joke. Ah, ito yung mga, ito pala yung mga times na April 14 na pinapa-challenge nung sa akin. Pero hindi ko nagawa kasi hindi siya ako dapat. Kaya may passport ako nung lakas ng amas. So, Christian called Dada. Okay, si Mahal. So, anong pinahinto mo sa akin? So, ayun. Ba naman tumbak lang ko? So, ano nga ba pinahinto ko sa kanya yung cigarette. So, yun, dahil din sa akin na nahinto niya yun. Katagal niya na gusto ko hinto yun, pero yun, tapos, minsan nagiinom din siya, pero pag kasama yung family, pero pag di niya kasama yung family niya, hindi siya nagiinom. So, yun naman kasi, syempre, pag hindi niya nahinto yun, syempre, pwede siya magkasakit pag tanda niya, or syempre, kailangan habang bata pa rin, kasi niya na yung katawan niya sa loob. Drink warm water, then mga healing na, no? Ako kasi hindi ako umiinom ng gamot na as in yung tablet, syrup, or anything else. Hindi ako umiinom ng ganun. So, ang madalas kong inumin is mga healing plant, or ano, mga leaves. O, kunyari, oregano, salabat, ano pa ba? Dalgundi, na yung pinag-tag niya ng kabisi. Then, yung bayabas na pinapaligo, ganun. Hindi, alam ko hindi iniinom yun. Basta yun na yun. Basta yun yung mga ganun. Ganun yung madalas kong yun. Ayoko kasi ng mga iniinom na tao. Kasi wala akong tiwala sa tao. Hindi ko alam. Basta wala akong tiwala dun. Kasi mas gumagaling ako sa mga dahon-dahon. Yun. Tapos, may mahilig din naman ako mag-haplas. Pero hindi yung ano. Pero alam niyo yung sabato ba? Diba atatawag din yung parang ganyan. Parang kamay siya na paganyan ng ano, dahon. Parang hindi siya naman. Tapos tinatapal pag may parang ano. Yung di ba yung iba ang tinatapal yung parang maanghang na kulay puti na binibili sa tindahan na ano yung tawag doon. Basta mabango yun eh, na parang biksang ano, tapos pinala. Ayoko nang ganun, gusto ko yung ano, mga dahon-dahon, ano, albularyo. Giliagawa mo! Mas ano kasi yun, mas may tiwala ko doon. Ang dami na gagamit. Katulad ngayon, sa panahon ngayon, hindi mo kailangan uminom ng kahit anong gamot. Uminom ka lang ng
luya and bawang, kain ka lang ng saging. So, ayun yung makatutulong sa'yo. And, inom ka lang ng warm water. Ano pa ba? So, ako kasi guys, pag naliligo ako, pinapaligo ko, pinapakuluan ko muna yung tubig. So, hindi ako naliligo ng kumulo ng tubig. So, nilalagyan ko siya ng tubig sa isang saling ko kasi is isang tabo. So, ang nailalagay ko dun is limang tabo. Sobrang init niya talaga. So, ayun nga guys, may time na pag unang ano mo, sobrang sakit sa mukha, mainit-init pa siya. Hindi siya talaga yung warm na maligam-gam lang na tamang kama lang. Ako kasi gusto ko yung mainit talaga kasi syempre minsan lumalabas din ako kasi may bibir, yung papalag. Giniagawa mo! So, ayun. Puro ako ayun. So, ayun nga. Naliligo ako ng warm water. Minsan nilalagyan ko siya ng alcohol. Alam niyo yung parang kagagaling mo na sa sarap, nilagyan mo ng alcohol yung warm water. Parang ganun. Kasi sabi daw nila, ang kalamidad na dumating na sakit sa ating bansa is kailangan lang na mainit para mapatay mo yung secret. So, bawal kasi talaga mag-post ng ganun, kaya kailangan hindi natin ibabalik sa pinaka-term na ganun kasi ayaw ko masipa ni YT. So, ayun. Yun nga, yung paliligo ng warm. Taste-taste lang tayo, guys, kasi pag nawala yun, guys. Pwede naman kasi tayo sa bahay. Hindi na natin kailangan magpa-confine. Para sa akin na, hindi na natin kailangan pang kasi gagastos na kayo. Kasi, alam nyo guys, sa paggamit nyo lang, gawin nyo lang ng tama, pag may naramdaman kayo sa lalamunan nyo, is uminom lang kayo ng warm water na may suwa or as in, mumug nyo lang para ano. Kasi sabi nila 4 days daw yun dito mamalagi. So, mumug nyo lang, then, kain lang kayo ng saging, fruits, vegetables, basta lahat ng mga ano, makakapagpa-healthy sa katawan nyo, lalo sa may mga sakit. So, ayun, labanan nyo yan kasi hindi na naman kailangan magpa-confine sa hospital, hindi na kailangan gumastos naman na kayo. So, yun na kailangan nyo is luya lagi. Pero yung luya, kagaya ng mga nakaraang vlog ko na about sa luya na sa labat, hindi siya pwedeng inumin sa gabi kasi pangontra-antok yun eh. Hindi kayo makakatulog sa gabi nun, hindi kayo pwedeng uminom nun sa hapon kasi syempre matutulog ka mga alas 8 hours, may balance 2 sa alas 7. Eh kasi ako, natutulog ako alauna. Alauna na madaling araw niya sa alas 12, depende kung kailan. Misa kasi hindi na dalawa ko antok, 11 pa lang, pero pag nakiyat ko doon, hindi ako makatulog. So ayun, balik na lang tayo, way back tayo sa ating questions. So ayun na guys, ayun yung ating paalala ko lang sa inyo. So lagi mong ano lang yung discipline ng sarili. So Ate Vanessa, if you will given a chance to be an actress, which role is you think you can portray best? Be a villain or be a protagonist? Ayoko talagang mag-English kasi nabubulol ako. So ayun, villain or be protagonist and why? Van Manners. So yan, mamaya pala ilalagay ko pa rin mga channel nila, yung mga nag-question dito and yung mga hahabol na question, next vlog ko pala sila ilalagay kasi eto kasi mga ano, sabi ko kasi gabi na rin kaya sabi ko sige mag-vlog ko. Kahapon pa kasi dapat to, dapat no March 21 pa to. Kasi sabi ko sige dadagdag ako para marami kayo sabihin para kung mag-vlog dito para mag-vlog tayo sama-sama dahil sobrang boring ako, wala akong kakusap. So mahal na lang po kausap tapos minsan miss kasi siya kaya kailan. Kaya nag-vlog ako. So pinagdadagdag na si CDR. So ano ka na sa mataas? Hindi malasang mo. So, ayan. Para sa akin, kaya ko naman siya gawin parehas eh. Kaya ko maging bida. Kaya ko rin maging kontrabida. Sabi nga nila, pag madalas ako umate is magtaray. Magtaray ko daw. Pero, sabi naman ni Sir Vin, maganda rin daw ako magbida kasi mga iyakan-iyakan effect, ganun. Kaya ko naman daw. So, pero para sa akin, pinaka-the best na gusto ko, kontrabida. Kasi mas sumisikat yung ganun yung kontrabida. Pero minsan, bida. Depende. Pero kaya ko naman kasi yun. Pero para sa akin, gusto ko maging kontrabida. Oh no! Mga kabit-kabit ko, yung mga ganar. Sure ka? Char, joke lang, magigalit si Iman. Alam nyo naman yan, masyadong ano, bantay sarado ko nyo. Ito naman, Jimin Shinichi Kuro, si Byron Reyes. So, siya kasamahan ko sa mga admins, ng Valenzuela Vloggers. So, ano ayaw mo na sa ugali ni Cha? Si Cha is my ex. So, naging kami November 12 ba yun? November 12 to November 24. Giniagawa mo! So, ilang days lang kami, diba? 12 days. But it's okay. Masakit lang yung breakup namin kasi merong giniagawa mo. Umanda na naman yung pagkagano'n niya. Yung kinaos ko nung nakaraan yung ano, yung nilagyan ko ng kabayo ng music. So 4 minutes at least na. Ayok, 4 minutes watch time niya. So, ano nga ba ayaw sa ugali ni Cha? So, eto ah, review na. Ayaw ko sa ugali mo is malibo. Oh no! Pati mga kaibigan ko, inaano? Sinasabi mo ano? Char. So, ayun. Pangalawa is matuto ko magseryoso kasi matanda ka na. And pangatlo, oy, Byron out, ano dyan? Pangatlo, ayoko sa ugali niya. May pagka-attitude siya minsan. Yung parang ang bilis na magalit, ang bilis na magtampo. So, yun. Tapos,
nakakatad ni sarili siyang mundo, tapos magbubulit na lang kami, magtatampo siya sa amin, kasi kanika hindi namin siya na ano. Pero, kami rin, may kasalanan din naman kami that time, kasi hindi kami nagsasabi. Kasi nga ganun nga siya, may time kasi nanasipan niya ako nung nagbibalik kami. So, wala akong pakialam sa kanya that time, hindi siya kontak, tapos hanggang siya nagkita kami. So, ayun, naging mag-friends kami. Then, okay naman kami yun. So, para sa akin, okay, ayun yan. Ang gusto ko lang sabihin kay Chai, huwag ka mo naman jujowa kasi hindi ka pa marunong mag-sabi. So, lang to. So, ayun, huwag ka mo naman jujowa kung hindi mo pa sure kung ano ba talaga yung gusto mo. Kasi, nung naging kami, may gusto rin siya. May gusto siyang lalaki. So, hindi naman ako yung gusto niya. Walang hiyaya. Si Pudso pa yung nagsusto kanya. 14 years old. Lang to. Mahiyakan mo na balak mo. Hindi ako. So, ayun nga. Ayun naman yung mga ayaw sa ugali niya. So, Mark Rosales, anong mas masakit? Ang iwan siya kasi may dahilan? O yung iniwan ka niya nung walang dahilan? Sis, shout out mo ko. Haha, love you. So, ayun. Big shout out to Mark Rosales. So, anong mas masakit? Yung iwan ka or nang walang dahilan? Ay, kasi may dahilan. Nung iiwan ka nung walang dahilan. Para sa akin, mas gusto ko yung may dahilan. Para, pag sinabi mo yung dahilan, maaano mo agad yung sakit eh. Kasi kung iiwan ka nang walang dahilan, tapos malalaman mo na lang in the other day, mas masakit mo. Oh. Ah, ganito pala. Wala kang alam. Mas masakit maiwan nang wala kang alam, kaysa yung may alam ka. Kasi, sa time na iniwanan ka niya, doon mo mailalabas lahat ng galit mo eh. Para sa mga susunod na araw, is okay ka na. Naipahinga mo na yung sarili mo. Hindi yung patulad na iniwanan ka niya nang walang dahilan kasi puro pag-pretend yung mangyayari. So, magulo na yung utak mo. Iniwanan ka na magulo yung utak mo. So, mas maganda na alam mo na lahat. At least, malalaman mo kung paano ka mag-move on, paano mo siya makakalimutan, paano ka magiging okay at paano ka magiging ginagawa mo! So, ayun, ano pa. So, Tin Lanosa. Sino po ang favorite pop idol nyo sa ibang bansa? Pa-shoutout po ate. Tin Lanosa, big shoutout sa'yo. Sa ayun, sa mga pop, kahit saan bansa ko. Si Lisa, si Anna Kendrick, sino pa ba yung, si Lisa ng Blackpink to. Tapos si Anna Kendrick ng Pitch Perfect. Si Kim Yuna ng Troublemaker. Ayun, tapos yung, hindi ko kasi alam yung pangalan na eh. Alam niyo yung ano, yung palabas na, alam mo pangalan, palimutan ko, The Last Empress, tsaka yung mga karakter na nandun, yung bida, si ano, alam mo ka pangalan, basta yun, yung babae. Tapos, yung palabas tuwing tanghali ng Channel 7, yung binalik nilang palabas, nakalimutan ko yung pamagatin. Ay, doon na-idol ko yun, ang ganda niya kasi, tsaka yung lalaki doon, yung guwapo. Kalimutan ko yun, basta pag naalala ko na lang siguro, lagay ko na lang yung pamagat sa mama. Sa description box, lagay ko na lang. Kasi hindi ko talaga maalala. Siguro nalagay ko na lang yung pamagat nung ano. Shirley Mitch Posadas, my best friend. So, greetings pa lang best friend ko na to. Beautiful na lang. So, ngayon din ako nag-aaral, 2 years na kami nag-aaral. So, yun ang years na parang 7, 8, 9, 10, 11, 12, 23 years na. So, magna 9 years na pala kami. Baklang po, tatag natin bakla. Sana ulit kami naman kami boyfriend. Pero still, mag-best friend kami. Dati na rin kami nakaaway. Pero still, mag-best friend kami. Sana ganun. Diba? Sana ulit. Okay, Sherilyn Mitch Musans. Dami ka sinabi. Bakit kahit alam mo masasaktan ka na, patuloy mo pa rin minamahal yung tao na lakit sa'yo? Pag mahal mo kasi yung isang tao, hindi mo iisipin yung sakit na nararamdaman mo. Patuloy at patuloy pa rin magpapatawad. Ganun yung pagmamahal eh. Sa pagmamahal, merong magpapakamasir, merong magpapakatangan, magpapakahangan. Merong mga times na handa ka gumawa ng hindi dapat. Yung kumbaga, kumakapit sa patay. Meron ganun eh. Tapos may times naman na handa kang tumanggap na maging pangalawa ka or dalawa kayo. Handa mo siyang tanggapin kahit nasa loob yung bahay na dalawa kayo. May times na ganun eh. Handa kang magpakatanggap basta mahal mo isang tao. Mahirap labanan ng loob. Kaya sa mga nag-aaral, ang daming sasabi na matalino ka nga pero pagdating sa loob tanggap ka. Sure ka? And may times naman na yung sinasabi nila ang talino mo sa school, bobo ka ng sabag. Meron ba na, ang bobo ko, bakit sinabi ko yung term na yun? So, ayun. Dami ka ng sagot. Paulit-ulit ang naman. So, ayun. Next turn, Nunez. Ay, kuya, next. Taas na ako gati. So, ayun. Kapamilya ko siya sa team pamilya na yun. So, punta ko sa park, tapos puntahan mo ang mga tao, sabihin mo, kayo ang nawawala kung kapatid. Baklang po, challenge. So, siguro si Mahal makakasama sa challenge na to kasi nag-comment din siya. Yun, nag-comment din siya na gusto niya daw. Shadow yung dalawa. Ayun talaga ako nakahawa ko ng ibang baklang to. Hindi naman ako ni Mahal. Hindi ako makapag-challenge nila. So, pwede ako mag-challenge siguro. Pero basta kasama siya. Ayun naman mag-challenge ako na hindi siya kasama. So, ayun nga. Gusto niya kasi namakantayin niya. Ano naman pamahintin. So, ayun. Charles Mackie. Most mistake to your life.
channel ko ba naman? Okay, Charlotte Bangate. Makate, sarap. Joke lang. So, most mistakes, clear lang. Pinagsisingan ko lang naman is yung tinuna ko yung practice kaysa yung pagmamukhawa ni mama. Na, bantay ako na lang siya, laga ko siya. So, hindi ko naman kasi alam na last day niya na pala yun. Hindi, kapanunod ba tayo? So, ayun. Ayun nga, yung last, ayun yung pinaka mistake, pinaka most mistake na nangyari sa buhay ko. Yung pinagsisisingan ko na nag-aral ako kaysa alaga ko siya. Kasi, nag-time na siya sa akin na siya yung niligalo na sa akin. Bantay mo ako, hindi ka nag-aral, ilaw mo ako. Yun yung pinaka mabigat na ano. Kasi ako naman kasi, sabi ko hindi ako mag-stop, maalaga kita pero hindi ako mag-stop kasi pangarap niya sa akin yung gusto niya makapagtapos ako ng pag-aaral. So, ayun, pinush ko pa rin yung pag-aaral ko kaya sabi niya sa akin, alaga ako mo siya. Pero hindi ko naman kasi alam na, akala ko kasi makakalikopos siya kasi lumakas siya kasi that time, hindi ko naman alam na mag-aaral yun. So, ayun yung pinaka, pinagsisiyan ko na yung sport ko. Garam naman siya. So, ayun, Jason Jude Bakan. Anong edad ka na pwede mag-asawa at ilang pwede mo maging anak? So, kuya, hindi pwede mo na MV na. Oh. So, wala pa akong ipon. Pero siguro, pag kinasala ko na sa 20 years old na ako, so today is 19 years old. So, hindi pwede ba yung panahan? So, ayan. Ang pwede mo maging anak, gusto ko dalawa art flow. Ganun. Pero pwede, dati una sabi ko, gusto ko isa lang. Pero ngayon, dalawa art flow. Gusto ko kasi may happy family. Ito yung kami, ganun. Pwede mo. Pero gusto ko may kamban. Sana all may kamban. Tumigil ka nga dyan. Ayun, na yung kuya. Next year, pero hindi kayo i-reveal ko anong araw. So, wala na kapunta kayo lahat. Big shoutout to Team Family United sa mga punta kayo lahat doon. May mga kurita ni Nak, ni Nong, ni Christian sa inyo. Yun. Mga malapit na mga mamonetize. So, sana all. So, how to be po at isya eh. Ano bang term? Ano bang ibig sabihin na about how to be me? Sikat ka lang, sikat. Ako kasi, ang ginawa ko kasi ano para sa sarili ko is ginawa kong inspirasyon ng mga tao na nagja-judge sa akin. Ayun yung mga ginawa ko. Ginawa ko inspirasyon ng mga nagja-judge sa akin. And, sikap lang ako. Kasi pangarap ko tayo, pangarap ng mama ko. So, ang inisip ko na lang is yung pangarap ng mama ko, kailangan ko natatagin, pwedeng patanda ko na wala ako narating. Eh, kahit extra lang, pangarap ko maging extra. Kahit extra lang, hindi ako naghahangad ng malaki. Kasi sabi ko, pag oras na nakilala ko, hindi ako tatalikod sa kung ano yung ugali na nakilala nila sa akin, ganun pa rin ako. Okay, sumikat man ako or ano, hindi ako magbabago. Kasi doon ka nga sumikat sa ugali na yun eh. So, hindi mo kailangan yung bago. Kasi hindi na nagustuhan. So, ayun. Tsaka maging ano ka lang, be humble, maging mabait ka lang sa ano. Okay, kung makulit ka, magkakulit ka pa lalo para masaya sila. You know? Tumigil ka nga dyan. Oh my God. Yung speaking of my mind, ganun. So, oh my God. Hindi ko makuha yun eh. Nahirapan ako. Tsaka bawal maingay kasi gabi na ako mag-shoot. So, ayun. How to be you? What is right? Ayun lang. Ano lang, pakatatag na lang. Alam ko maraming ka problema sa buhay mo, best. Kaya mo yan ang solusyonan. So, kung ako nga eh, mas madaling pa yung nakaraan ko. So, ayun. Makakaya naman yun. Kung nakaya ko, mas makakaya mo yan. Best is totoo lang. Magaan pa yan, best eh. Hindi na ako mag-open ako naman. Kasi ayoko mag-iantay dito. Kaya, pasaya tayo. Kaya nga ako rin, pero ano ba? So, what is your greatest fear? Ate, I am Kaniyang. So, si Ate Kaniyang, Bautista po yung, ano, what is your greatest fear? Parang nung title, takot din ako sa natataas, takot ako sa ibis, takot ako sa snake. Hindi snake na kaibigan, shark. So, as in yung snake, yung, basta ahas, kahit ako ahas, kahit cobra pa yan, kahit yung malaki, yung mga ganun, takot ko sa nangyo. May times na takot din ako sa isda. Ewan ko, pero nagalangin ako isda, ayaw ko lang malalaki, o yung style, palos, yung ganun. Tiger, takot na. Tsaka sa, ano, sa daga, takot din ako eh. Pero pagpatay na kahit hawakan, yung tatapon ko na ano, yun. Basta yung easy, daga, kahit ano, basta kahit ano. Kaya, ayun, hindi naman ako takot sa uun. Nawa ako pa ngayon, tapos babatok sa kailangan. Ganun ako kalimono. Christian Paul Dam again. So, gaano mo ako kamahal sa, gaano ko nga baka mahal sa mahal. Mahal na mahal ko to. So, siya yung parang gusto ko na makasama. So, gusto ko last na kasi, ayaw kasi nang papalit-palit ng jowa. Pangit kasi nang ganun, yung magpapaligo ka, tapos magiging kayo, tapos mag-aaway kayo. Una, sweet-sweet, tapos mag-aaway kayo, tapos magkakasiraan kayo, tapos magkaling kayo, tapos magiging kayo, tapos magpapaligo ka ulit, tapos magkakaroon ba naman niya, tapos magkakaroon na, paano masabi? So, ayaw ko na yung ganun. Gusto ko, ngayon kasi magti 20 years old na ako, gusto ko, wish ko na rin yun eh, kasi sabi ko, bago dumating yung birthday ko na mag 20 years old, gusto ko, seryoso na yung darating sa akin. So, si Mal naman kasi, parang lahat na nasa kanya.
hindi man siya katangkalan, hindi man siya kapatid, hindi man siya kabaguhan, pero makikita mong nasa kanya na lahat eh. Hindi mo maiisip yung tangkal, hindi mo maiisip yung ano, yung sa sitwasyon niya ngayon, sa mga parang, hindi mo na maiisip yung sa pinapakita niya ugali. Makikita mo na mabalik siya, mas perto siyang tao, hindi nila na kanya yun. Parang yung mga tao sa paligid mo, at mga tao mahal mo sa buhay. Ay, ganun siya eh. Tapos, mapagbigay siya, hindi siya madamag, mapagmahal siya sa family niya, sweet siya sa mama niya. Ngayon yung pinag-house boy. Hindi naman sa mama's boy siya, kumbaga, mahal na mahal niya rin yung mama niya. Ganun yung gusto ko eh. Tapos, workaholic siya kahit anong trabaho pinapasok niya. Parang ako kasi, parang makikita ko rin kasi yung sarili ko sa kanya. Pero mas makulit siya sa akin, guys. Ganun, mas makulit siya sa akin. Tapos sweet siya, mapagmahal siya. Tapos, siya yung tao na nakapagsukuli sa akin na lahat. Yung kung ano yung pinapakita mo sa kanya, ganun din yung pinapakita niya sa'yo. Kaya, ganun ko na lang siya kamahal. Doon masasabi ko, ganun ko na lang siya kamahal. Walang alam plastic and password to God. Ganun. Parang ano, lahat ng pinapakita mo sa kanya ugali, pinapakita niya rin sa'yo. Hindi yung parang ano, kumbaga, kung anong pinakita mo sa kanya pagmamahal, sinusok din niya yun sa'yo, binabalik niya sa'yo yun, para hindi siya pagsawaan, ganun. Ganun yung mga ano, yung mga seryoso. Seryoso rin siya ang tao, kaya yun yung nagustuhan ko rin sa kanya. Kaya ganun na lang siya. Oh. Alam mo na yun, mahal na mahal kita. Pero, alam mo na, pagandaan naman kung ano. Secret. So, ayun. Magkano na ba nabawas mo sa alitan siya? Magkano na ba nabawas sa alitan siya ko? Ang nabawas ko sa alkansya ko is 7,000. Yun, pinabili ko ng hour. Kasi, yun na lang siya ni dad ko, tapos yun naman naman namin, pinabili na ng mga cellphone. Tapos, yung mga, bumili ako ng bag ko, 7,000 plus siya. Bumili ako ng bag ko, bumili ako ng mga stocks ko, pangailangan ko. So, bakit nga ba ako nag-ipon? Nag-ipon ako kasi sabi ko, parang mag-aral ako. So, parang hindi siya kasi matutuloy ngayon. Kasi, may usapin yung family niya. So, secret mo natin ngayon, hindi pwede muna i-review. Ginagawa mo! Kasi, bawal na muna daw pag-usapin yung mga ganyan, tayo hindi pa, ano, pamalayo pa. So, meron na kami pinaka-specific day. So, hindi muna namin i-review namin yun siguro pag malapit na. So, kasi siguro mga 2 months or 1 month namin siya asikasuhin. Pero, mas maganda 2 months na asikasuhin para mas, ano, hindi kami mararush. Kasi, pili ko pag 1 month lang, na isang buwan lang inasikaso is mararush kami. So, ayun, mga nino kasi nakukunin na namin, kilala na rin naman namin. Basta yun na yun, malaki kasi ipunan nyo kaya hindi nyo kami nagbibira na ano. Pangit kasi pag-usapan nyo. So siguro yung mga iba na pag-usapan namin, pero hindi naman pinag-usapan, pinaka-ano kasi pangit lang yun. Isa niya pag-usapan, alam na gastos mo sa alitan siya. So yun na, nasabi ko na kanina yung mga gamit ko, and nakabili na rin ako ng ano. Sa totoo lang, hindi siya pinaka, ano na, 7,000 pa sa. Kasi nakabili pa ako ng nung una, yung unang ipon ko pa, nung hindi pa ako nagpalaki ng ipon, siguro mga nasa 2K, 3K pa lang pera ko. Bumili ako ng sandals ko, bumili ako ng bags. So, hindi lang siya talaga 7K yung labas ko sa alitan siya ko. So, siguro, umabot na rin kasi ng ano siguro. Tingin ko kasi umabot siya ng 12,000. So, ganun ako mag-ipon. Pag sinabi ko mag-ipon, mag-ipon. So, ngayon, sinabi ko ulit na mag-ipon ako. So, kailangan natin mag-ipon natin. Kailangan gumastos din natin. Kailangan kumain muna sa labas. Mahal, alam mo yan. Tandaan mo yan. Bawal mo. Oh, no! So, pero alam ko, meron ka namang ano eh, parang discount kasi sakto ka nagtatrabaho. So, ayun. May tinatago ka ba, mahal ko? Wala naman ako tinatago sa'yo. Alam naman lahat, alam mo yung accounts ko, diba? Alam mo yun. Kaya pag may nararamdaman ako, sinasabi ko rin sa'yo kung ano yung ano, something ganun, tagalang ganyan. Alam mo na! Alam mo na, wala akong tinatago sa'yo, bakla ka. Ano ka pati? Itatago ka ba ako sa'yo? Malapit na. Anong araw ang tapakin mo? No, ano ka, bakla ka, hindi ka maitindihan. Tupakin siguro to, diba? Anong araw daw ako tinutopa? So, tinutopa ko sa panahon, nabubuang ako. Ewan ko, pag wala akong magawa, pinag-iinitan ko siya, biglang naman kaming gano'n. Tapos, mapapatawad ko na siya pag umiiyak na siya. Iyakan kasi yan si Mali, parang ako, iyakan din siya. So, hindi ko alam, depende sa mood ko. Wow, may mood pa. So, ayun, Maria is, Ginagawa mo! Ina, DG, Lanosa, grabe naman. Dami ko na nasabi mo. What does acceptance mean to you? So, shout out po, Ate Shai. Hindi ko siya maalala. Okay, big shout out to Maria Ernestina Ligi Venosa. So, ayun. Gero, pwede ko ba kita maging kakulab at maging collab ko? Hey, wait ko po yan sa vlog mo. Hindi pwede kasi Oh, no! Ah, sorry, guys. So, may boyfriend na ako. Hindi pwede. Pwede ko akong makakulog. Pero siguro kasama siya. Hindi kasi ko guys, mahal na ipahiram din ako eh. So, pwede ako makakulog. Pero kasama siya. Hindi na rin kasi ako pwede lumabas namin. Siyempre, kailangan na natin limitan yung sarili. Kasi meron na tayong kahap. So, may tindihan nyo naman siguro yun. So, meron palang message sa akin. Siguro, ay, hindi ko sure kung tapos na yung questions.
Ay, meron pa pala. Eto, meron tanong si Kuya Jay's channel. Mathematics. Diyos ko, Kuya, hindi ako magaling sa math. Pero babasahin ko na lang. Hindi ko na siya masagad. Kasi talaga magaling sa math. A crazy ant is standing on the origin. It begins by walking one unit in the plus times minus direction, and then turns 45 degrees counterclockwise and walks one half unit in the direction. The ant then turns another 45 degrees and walks one third unit in that direction. The ant keeps doing this endlessly. How far is the ant's final position from its initial position? Hindi siya masapagot. Hindi ako magaling sa mat. Oh, bahala na kayo dyan. So, ito pa pala, may tanong pa pala si Man. Ilang beses ka nagtatampos sa akin at ano ang kinatatampos mo sa akin lagi? Ilang beses nga ba ako nagtatampos? Hindi ko na mabilang, sobrang dami na. Pero ano madalas kinatatampos ko sa kanina? Siloso ako pas, guys. Pero hindi naman siya sa akin. Siloso din yan. Tapos, ang madalas kong kinatatampos sa kanina is yung pag may nakita kong babae sa messenger niya, tatanong ko bakit kailangan ko usapin. Ang madalas ko naman kinatatampos sa kanina is yung masyado siyang mabait, yung masyado siyang tulungan-tulungan tapos wala naman na ibabalik sa kanya. Yun kasi yung ano ko, kasi sabi ko sa kanya, pag ikaw yung nangangailangan, di ka nila matulungan tapos sige ka tulong. Ayaw ko rin kasi nang namamalik kasi siya sa ganun. Kasi naranasan ko na yan eh, yung sige ka bigay ng tulong, pero nung ikaw na yung nangangailangan, hindi ka na nila makilala. Halos wala ka nang malapitan, ganun. Kaya sabi sa kanya, huwag ka masyadong maging mabait. Wala na ba? Ito, si Pinata, sabi ko kanina pala ibabalik ko. Anong mas masakit? Iwan ka ng tao o ikaw ang mangiiwan din pa shoutout pati YouTube things. Fidel Takad, give me shoutout to you and your YouTube channel. Ipo-post ko na lang mamaya. Mamaya ko na lang pala siya ipo-post. Mga tanong kasi mga nilalagyan dito. So, ayun. Para sa akin, mas makakaya ko pa na ako yung iniiwan kaysa ako yung mangiiwan. Kasi masakit, mas matatanggap ko yun eh. Yan, may times nga na, ito kasi yung advice sa akin, tita. Habang kayo pa, pag hindi mo na mahal, ginagawa na siyang iba na hindi mo gusto, mag-move on ka na habang kayo pa. Para pag iniwan ka niya, is matatanggap mo. Kasi mas mahirap mong iwan, lalo pag alam mo makakasakit ka. Mahirap. Sobrang hirap mag-iwan. Paano masabi? Pag alam mo may iiyak ng dahil sa'yo. Ayaw kasi may iiyak ng dahil sa akin. Pero minsan, pag nakikita mo na may iiyak pala sa'yo, masarap din pala sa pain. Pero pag abot sa breakup scene, ayaw nung ano. Mas gusto ko na ako yun. May time na nag-credit ako, may time na nagparaya ako. Tumigil ka nga dyan. Ganun. Pero siya yung unang bumita, pero nagparaya ako na kasi babalik na doon siya sa akin. Yun. Mas hindi ko kaya makakita ng babae na sasaktan. Mas okay na masaktan ako kahit alam kong pangalawa pa yan. Kahit alam kong pangalawa yan. Mas gusto ko yung kasaya niya kaysa sa kasaya. Pag ganun ako kabait, yun ako kabait si Shiloh. So, ayun. Wala na ba? Umulit na lang ito. So, ayun. Meron palang message sa akin. So, dalawa lang may ipopost ko ng message. So, hello, bes. Before 2019 ends, nung nakaraan pa to, ngayon ko lang ipopost. Kasi nga, sobrang dami ko nang nalaktawan kung ano na nila napopost ko. Pero yung mga ganito nila, hindi ko pa pala na ipopost. So, eto, ipopost ko na. Grabe, ang haba na pala ng ano natin. So, hello, best. Before 2019 ends, I want to say thank you for improving myself as vlogger. Oh, thank you. So, thank you dahil nakilala kita and tinuring mo akong best friend mo. Even if halos kakakilala natin tayo. Ang saya mong kasama and never mo kaming iniwan kahit anong sitwasyon yung dumating sa atin. Thank you dahil nagsasacrifice ka ng time makasama lang kaming kaibigan mo. Never mo akong tinuring ibang tao sa paningin mo. And lastly, sana magtagal na yung pagkakaibigan natin. Kahit anong mangyari, wala tayong iwanan, BJ Jung official. So, ayun, sinan niya sa akin ito noong December. So, thank you, Bes. And si Cha, meron din siya sinanaganito sa akin, pero about sa love kasi yun. Pinunos niya sa akin yung magkakabaliyan. Pero, syempre, hindi ko na kasi inisip yun kasi December dumating na sa akin si Christian. Nagparamdam na sa akin si Christian. So, nabasa ko na to. So, eto, dito naman tayo sa message ni Kambal. Grats sa achievements mo, Shine. Tapos, heart, magka. Proud na proud ako sa'yo. Bihira man tayo magkita o mag-usap. Pero, alam mo naman yun. Basta ayoko na mag-drama. Kahit wala na si tita, alam ko proud na proud siya sa'yo nung sobra-sobra. Madiskarte kang bata, hindi ka umaasa kay tito. May sarili kang pananaw sa buo. Come on. Nakaka-proud na may ganyang anak. I love you, Bal. I miss you. So, ayun, nakakatuwa. Ayun, hindi mo lang kapansin pa pala ng mga nagagawa ko sa buhay. So, meron pala ako ipiplex sa inyo. Tapos na pala tayo. So, nga pala, bago ko sabihin yung mga products na nagagamit ko sa buhay, sa araw-araw. So, ipiplex ko lang itong picture na to na pinost siya ni Makagagawa Zamen. Hindi ko alam kung si Makagago talaga yung nagpost na ito, pero nakalagay dito is, napanood mo na ba ito? Tatanga-tanga kasi ba't send pa ng send ng ganito sa kung sino-sino. Yung about kay Zainab Harari, ayun ito si Zainab. Pero alam ko na hindi magagawa ni Zainab yun. Kasi guys, alam niyo naman kung gano'ng kantino si Zainab. Kita niyo naman sa mga, makulit siya. Pero hindi niya gawain yung mga ganito guys. Tsaka,
pag tinignan mo, oo, pareha sila ng haba ng buhok, yung buhok. Tapos, yung pagkakat mga ganun-ganon, yung ano tayo, shaggy at tawag doon. Tsaka, pag tinignan mo pala, as in, pag nakatalikod, hindi siya, kasi mas payat yung nasa video. Then, eto pa, sinerge ko siya, and yung mga nag-post para talaga ng ganito. Then, nagpasend ako. So, ayun yung pinagawa yun namin, nagulat akong percent kung pagalitan ng limahal. Nakita ko na rin naman siyang magalit, nakapagawa siya sinerge. So, shut up muna tayo. Then, ayun. Ayun nga, yung nagpasend ako. So, hindi talaga CC namin yun. Sa mga magko-comment ng pasend ng video, huwag kayo maniniwala, huwag kayo magpapasend. Kasi ibang tao yun. So, totoong babae po si Sinab, hindi po siya gay. Hindi siya gay. Kasi yung nasend sa akin is may ari na panlalaki. Tapos ganun yung buhok, ganun yung katawan. So, alayo ng mukha ni Sinab. So, na po kayo magpapasend kasi, lalo sa mga bata, alam, isa sa Facebook, walang ano yan eh. Kahit bata, masasend yan eh. So, na kayo magpapasend kasi hindi po talaga si Sinab yung nasa video. So, ayun, balik na tayo sa ano. Meron nga palang binigay sa akin si Bebe Jams. I-reflex ko lang yung lipstick. Dami ko yung lipstick dito. So, napansin ko lang. Kaya sabi ko yung isang mga sila. So, nangako ako sa kanya. So, may times na i-reflex ko dito sa another vlogs. Kasi naibuli ko na siya nga ngayon. So, inuna ko yung pinaka-topic natin. By next vlog, ibabalik ko ulit siya. Papakita ko ulit siya. So, meron siya sa akin binigay na hindi niya ito pinabayaran sa akin. Kasi ang bala kasi talaga is i-vlog ko talaga siya. I-reflex ko yung product na binibenta niya. So, ipapakita ko dito yung mga bawat flavor ng kanyang lipstick. So, sa kilala naman sa ating mga millennials, sa mga teenager, maging kabataan man is nag-lip tint na din. So, meron tayong red lips, meron tayong autumn rosy, katulad nung ginagamit kong cream blush. Parang ganito rin siguro ang kulay niya. Ganyan din ang kulay niya. So, na-flex ko na ito mga nauna kong vlog, diba? Tapos, meron siyang vintage red. Sa totoo lang gusto ko yung vintage red. Pero ang autumn rosy yung nabigay niya sa akin. So, ito nga pala yung products niya. So, nakakatuwa lang kasi may pangalan niya. Nakakatuwa lang. So, lip and cheek tint. So, pwede siya sa, ano, nakakatuwa lang din dito kasi natural and organic. So, mahilig ako sa mga organic na, ano, pati yung mga brown eyes ko, tinitignan ko kung organic. So, ayun, mas maganda si organic kasi mas makikita mong safe. Tsaka, tingnan mo yung pinaka, ano, na kung, ano yung magandang gulo. So, kasi na, para sa marketing mo ganun. Tapos, 10 ml siya. Pero, mas susulit mo siya kasi, pa, ano, pag ginagamit mo siya. Ginagawa mo! Pag ginagamit mo siya, ang dami na niya eh. Madami rin siyang laman, guys. So, ipapakita ko na lang siguro dito sa gilid. Ipapakita ko sa gilid yung babang siya, guys, ha. In fairness, ang bango niya. Amoy grapes. Ayun ang amoy niya. Kaya nakakatawa. Tapos may name pa niya. Isa rin kaya sa pangalan ko dati nung naging reseller ako yung ganyan. May pangalan. Dahil hindi ko alam. Mahal daw din kasi yung ganyan. So, ipapakita ko yung nilagay siya dito, ah, yung nandito. So, bala ko sana pag nagka-money-money tayo. So, ipapakita ko by next vlog yung tatlong flavor ng ganito. So, wala pa kasi siyang stock dahil nasa panahon ngayon is alam niya naman. So, ayan. Sobrang ganda. Ang nagustuhan ko talaga yung vintage shirt. Kasi gusto ko talaga yung pulang pala. Kasi mas bagay yung sa mga bata tingnan, diba, yung mga ganun. Lalo na yung mga sikat natin sa ngayon, diba? Ayun yung ginagamit ng vintage shirt. Yung mga, ano, kontrapida. Ang ganda kasi, ang ganda na kasi talaga. Sorry, excuse me. So, ayan. Parang vampire look. Ganda. Pero may rig din ako sa ano, sa auto. Kasi maganda rin siya, parang ganun din siya, pero mas maganda rin kasi talagang image. So ayun gawin ko, medyo madami sa face. Nag-ano kasi siya, parang nag-moist pag ano, pag mainit yung araw kasi lalo lang siya nasa bag ko. Tapos ito yung summer, maganda siya kasi medyo pink, mas light lang siya. Yan. Dalawang flavor lang kasi nakita ko. Pero gusto ko sana yung chocolate na ano, chocolate ang ano niya. Hindi ko alam paano ano niya. Pero nakita na ako na ganun, chocolate yung amoy yung chocolate din yung kulay niya, yung brown yung parang may pagkalin. So, ayun, tinlex ko na yung ginagamit ko. So, bilhin na kayo, guys. Siguro next vlog ko na lang i-reveal. Nakalimutan ko kasi yung presyo na magkano na binibili. Siguro nasa 80 or 100 lang siguro. Not sure. Pero, kung gusto nyo mag, ano, kung gusto nyo mag-avail ng ganito, siguro, pag marami kayo nabili, siguro mas mabibili nyo ng mura sa amin. So, kung gusto nyo ng lip tint na to, PM lang kayo or comment lang kayo sa baba. So, nakikita nyo naman yung Facebook accounts ko. Nasa description box yun. Pwede nyo rin ako PM sa IG. So, doon yung mga pwede nyo ako i-PM. So, napalami kong account. Pero mas active kasi yung ano ba yun? Mas active yung shape phrase na si. So guys, i-reflex ko lang pala sa inyo yung ginagamit ko kung bakit kumintab at pumati yung mukha ko na medyo nagpa-blush. Hindi ko masyado kita sa ano dito kasi naglagay ako ng pulbo. Pero pag wala akong pulbo, para siyang akala mo oily pero makintab talaga siya. Maganda siya tingnan sa personal. And ito yung mga isa sa mga binibenta ko noon na
hindi ko siya naibenta. Order ko na hindi na inuwa sa akin dahil nagka-problema kami in team may amount sa akin. So, sige pa na lang yun. So, sige pa na natin yung issue yun. Baka yung issue na naman. So, yun naman. So, yan. Tahimik na lang tayo. So, yun. Yan. Ilalagay ko na lang picture dyan. So, medyo maano kasi masilaw kasi. So, ayan. Meron tong laman na ako. So, ayan. Meron siyang pang day and may pang night. So, ito is mixed sincerity rejuvenating. So, eto kasi, di ba dahil nag-reseller ako, meron ako mismo kinukuha ng distributor. So, hindi ako yung parang nag-reseller lang na kumukuha ng bis ako reseller. Hindi ako gano'n. Hindi ako sub-reseller. Kumbaga, reseller talaga ako. May ID ako, guys. So, eto yung ID ko. Then, ayun, yung mga binibenta ko is, ayan, mapakita ko na lang dyan. So, ayan. Eto, meron siyang apat na laman. So, makikita nyo naman kung anong araw siya pwedeng gamitin. Kung gabi o umaga. So, eto, ginagamit siya sa day and night. Ito, day and night din. Mamaya ako naanahin. So, ito. Ito, subok na subok. Pati yung lipkin, subok na subok. Maganda rin siya kahit autumn. Eh, kaya naman, syempre, pinagsasabay ko rin sila nung plain blush. Kasi yung plain blush madalas yung ginagamit. Kasi pwede na siya dito. Pwede na siya dito. And pwede na siya dito. Yun yung madalas yung ginagamit sa set. Pero pag nagdalito kasi ako, minsan hindi. Pag kailangan na magpadali, plain blush pa talaga ginagamit ko. So, sa lips ko na lang siya naglalagay. So, paubos ito eh. Nalit ko na lang talaga siya i-vlog. So, ito, night lang. Tapos ito, 20 day kasi sunscreen ito. And, ayun. Unti na lang pala ito. So, ayun. Ito, nagamit ko na siya. And just, mag-2 weeks na pala. Mag-2 weeks ko na siyang ginagamit. So, sa loob ng 1 week, mangingiti mo yung mukha mo. Ako kasi medyo nagbabalat eh. Sa loob ng 1 week, makikita mo na rin yung pagbabalat. Huwag kayong huwag kayong magpapanik na nakikita niyo nagbabalat yung mukha mo. Kasi, yun yung makikita niyo na okay na pala. Na gumagana pa sa inyo yung gamot. So, ito, ginagamit siya sa gamit. Ito yung serum. Yan, serum. Aliwan. White pink kasi yung light. So, serum. So, ito naman is pang sunscreen. So, ginagamit sa umaga. 20 ml tapos 30 ml. So, ito, ginagamit to after yung mags. So, ito, rejuvenating facial wash. Ito yun. Day and night siya. Then, after yung sabon. So, ako kasi, nagbababal ako yung 1 to 2 minutes. Yan ko lang siya binababal kasi ang ganda nito guys, makintab na rin siya pag nakakapag-invest ka ng pa. So, eto naman is toner. Eto, 60 ml. Tapos itong toner is 60 ml din. So, day and night din siya. After nyong gamitin itong dalawa, is ito gagamitin nyo kung umaga. Pero pag gabi, ito ang gagamitin nyo serum. So, ang serum na to, pampakintab siya ng mukha. Ito yung dahilan kung bakit pumipintab yung mukha. Yung nakikita nyo at least na napag-invest siya si Malays dito. Ito yun. Giniagawa mo. Ito naman. Tumalang siya ng tawa. So, ito naman yung 60 SPF. So, ito sa umaga. Ito naman yung parang hindi makapde sa mukha pag naarawang ka. Hindi ka rin mangitim. So, pag huwag kayo magpapanik. Pag nangitim kayo na unang gamit yung palang sa loob ng wallet. Kayo huwag kayo magpapanik. Please, ganda lang kayo. Ako kasi please, ganda ako. Nung una, akala ko hindi siya effective sa akin. Hindi ako puputi. Kasi ang dami na. Ano ba yung matangit yung ibis na mabagay? Ayaw kasi yung ano niya, glass. Mag-glass tingnan yung mukha nyo. Puputi siya na parang mirror, parang makapag-mirror ka kasi makintab niya. Hindi siya harder tingnan. Hindi makintab talaga na parang mag-stretch yung mukha nyo. Ganun siya. Parang mag-baby face na yun dyan sa ano na yun. Then hindi kayo ma-harder. Mag-blooming pa yun lalo dito. Hindi ko alam kung dalito yung ginagamit ng mga artista. Pero sabi nila may mga artista na yun na gamit lang ito. Ito kasi is made from Japan. So sa Japan talaga siya namin. Kinukuha daw sa aming distributor. Kaya minsan, pag mag-order kami, medyo natatagalan. Then, ayun na nga. So, hindi pa ako nakakagamit nito. So, siguro, pwede ko pong i-vlog. Pag ano, pag nakapagkaalam na ako. Kasi, wala ko masyadong stock eh. Mas maganda mag-vlog ako ng ganyan. May mga stock na ako din. Kasi makinig mo gamit ako ng ganyan. Kasi, sa list pa niya, pag nakakuha ko ng stock, pag gagamit ko siya nito. Para, mawala yun. Kasi, medyo tinitigyawat na siya. Tapos, para, pumuti din yung mukha. So, sa mukha lang talaga ito ganyan. Hindi pa rin yung mukha. So, saan ako na i-vlog yung iba? So, mag-ano tayo nito na pang-dating. Mag-vlog tayo ng pero na kasi wala pa tayo stock. Nagtawag kasi mag-salita namin, salita dito na hindi ko na i-flex yung mga product, diba? Ganun ka na po ako. Giniagawa mo! So, ayun nga, guys. So, ayun. So, ipapakita ko na lang po yung mga channel ng mga, ano, pa-subscribe ko ng mga channel na yan. Then, ayun nga, guys. So, saan ako na siya ipapaliwan mas maayos pa. So, doon ko na sasabihin ko, ano yung mga nalang, parang may nasabi naman ako sa mga susunod yung vlog. So, ayun nga guys, thank you so much pala sa mga nag-question na answer ko sa akin ito. Parang miss ko pang miss yun na.
So, yun. So, may mga pahabol na questions, in another vlog na lang po tayo. And thank you so much again sa mga nagtanong sa akin. Thank you sa mga friends na kami. Tapos, about sa mga nagko-comment alone sa kasal. So, secret muna natin yan. And, mas maganda na, medyo matagal. Mas matagal pa makakapag-dipan. Hindi, joke na. So, ayun. Basta, sa mga ano, hindi pa namin pwede hindi kasi namin kasi nga start pa lang kami na mag-ipon. Ngayon, nagbabayad pa kami ng mga utang namin ng mahal. Siya kasi mas malaki-utang sa akin. Ako, ang mga utang ko na naman is yung pabango tsaka yung ginagamit ng lotion. Sakto na ipapakita yung lotion. Che-check ko muna kasi ginagamit yung lotion tsaka yung scrub. Mag-2 weeks ko pa lang siyang ginagamit. So, ito kasi, pangalawang gamit ko na to. So, 1 year na rin naman na nakalipas, kaya gumamit ulit ako nito. So, sabi kasi dun sa distributor ko, once na gumamit ka na nito, hindi ka na pwede gumamit ito, mag-maintenance. Kaya so, wala pa akong pang-maintenance. So, dalawa kasi yung ganito ko, isang order, pang-order, tapos isang gagamitin. And sabi ko rin naman kasi, pag hindi nabili, ako rin naman dadami. So, ayun, pinalipas ko muna ng isang taon bago ko siya gamitin. Kasi, after nang gumamit ito, 1 month ka hindi, baka sabi ko sa susunod na blog, baka wala na akong, hindi, sabi ko na lang din. So, pag after mong gumamit ito, 1 month ka hindi gagamit na kung ano-ano sa mukha mo, more on saman-saman ka lang. So, yung sabon na yun din yung ginamit ko, yun din yung nakapagpapapil sa akin. So, saka na natin nare-review yun kung meron na tayong pang-money na pang-stock. So, ayun, may pa-maintenance din yun. So, apat din yun. So, ayun, thank you so much sa mga nag-stay. Sana nag-enjoy guys sa ating channel. May question pa kayo, suggestion, question, reaction, request, just comment down below. And, huwag niyo kakalimutan i-like ka. So, wala na tayong palang sasabihin. Kung meron man ako nakalimutan ngayon, so, ay nakatuloy yung vlog na lang. So, thank you so much pala sa mga nag-stay sa ating channel. Thank you so much. So, thank you so much po talaga sa inyo na. So, ayun, tapos yung plan ko yung ating video kasi medyo nakapause na ako. Yun kasi ako pansin taong salita. So, one pala akong sasalita ng bonggang-bongga dito. So, thank you so much sa inyong lahat. So, natapos na naman ang ating video! Pero bago natin, tapos sabihin. So, happy birthday, Sir Bill Leal. Nung katuloy mo natin kami. Thank you so much sa ano mo. Tapos, ayun. Thank you so much talaga. So, yun, thank you so much, Sir Bill, sa pagiging magiging kailigan. And, yun. Wish you all the best. So, my birthday programs. And, to my secret, so, yun. To my developers, Krisha Paradan. So, happy sa akin mga sarili sa amin. Tagal pa tayo still counting. Stay strong. And nag-away lang tayo. Yun yung makapagpapatag sa atin. Huwag lang tayo makapagalit sa galit. Yun minsan kasi ako yung isa siya galit. Pero biro magalit sa Krisha Paradan. Magagalit lang yan pero mamaya wala na yan. Nagkita na umiyak. Ganun din naman ako sa akin. Nakita ko na umiyak yan. Mapapatawag ko naman yan. Then, kailangan na natin bilis ang sorry. Then, ayun nga. Ganun kami. Happy birthday. Hindi na kasi na amin. Posible mo rin dalat din na away ba dito guys. So, ayun nga guys. Kasi natin ang video. So, thank you so much sa mga live. And, ipapakita ko na lang din yung mga channel nila dito pag after ko nito. So, thank you so much sa mga nagtanong. May ano pala ako? Hindi ko napansin ha. May parang kalimot. Hindi ko napansin. So, natapos na naman ang ating video! Before you leave this video, please click to subscribe button and click the bell button para ma-notifications mo. Bago, please, mag-subscribe. And don't forget to like, share, and comment. So, thank you so much. Stay positive, stay good, guys. Always have this to all of you. Thank you so much. Never give up and keep it up. So, thank you so much. I love you, Masha. See you at my next one. Show my rice. Show my rice. Ako ay nagugutong gusto ko. Show my rice. Show my rice.
shout out and welcome to Team LBC Tea Vlogger. So thank you so much Lena, paulakin mo ulit ako sa yung channel. So yan, pa-subscribe na rin ang aking YouTube channel, Shy Nace, S-H-Y-N-A-C-E. So meron tanong sa akin si Team LBC Tea Vlogger. So sabi niya sa akin, tanong, ano ang gusto ng mga pretty sa mga lalaki? Ako kasi, para sa akin, hindi ako tumitingin sa mukha, hindi ako tumitingin sa kung ano mang nakaraan niya or ano pa mang past niya. Basta para sa akin is yung para sa akin ugali. Kasi aanhin pa yung kagwapuhan mo, aanhin pa yung nakaraan niya kung yung ugali niya is pangit pa rin, di ba? Kung kahit madilim naman yung mga nakaraan niya. Grabe na term na madilim na. So, ayun nga, kung pangit yung nakaraan niya, so, bakit kailangan pa natin i-focus din yung sarili natin sa nakaraan niya, di ba? So, syempre, kailangan natin mag-focus dun sa presence, sa kung ano yung pinapakita ng isang tao. So, ayun na nga, maski mapababae mo pa lalaki, kahit sino pa man yan, kahit mapabakla o makatomboy yan, para sa akin, opinion ko lang, bilang, ayun, taas natin bandila ng mga pride. So, ayun, bisexual. Yun, pinadami ko na rin yung iba. So, bilang babae, bilang may pagkabay, bisexual. So, para sa akin, ang tinitingnan ko is yung ugali. Kasi, yun nga, gaya nga nasabi ko kanina, paulit-ulit tayo. Paano pa yung mga nakikita mo ngayon sa kung anong ugali siya? Kasi, mas magandang mag-focus ka doon sa ugali ng isang tao. Kasi, mas mapipil mo yung, ano nga ulit yun, mas mapipil mo kung ano talaga siya at may papakita niya kung ano talaga siya. Giniagawa mo! So, yun. Kahit sa love life din naman, yun din naman yung gusto ko is ugali talaga. Hindi ako tumitingin talaga sa itsura kasi anin mo pa ang gwapo kung lulukoy ka rin, kalang rin naman. Anin mo pa ang gwapo kung wala siyang oras sa'yo, hindi kanya priority. Hindi ko sinabi magmahal ka ng pangit. Ibig ko sabihin is, wala naman kasi pangit na ginawa ang Diyos. So, para sa akin, ayun nga, sa ugali talaga. Kasi, piliin mo yung taong maka-Diyos, yung, hindi naman sa inuuna yung pansarili ng iba kasi sa'yo, pero, unahin mo yung taong family oriented and ayun. So ayun. Ayun yung sagot. Magamingit. So ayun yung sagot ko is ayun, ugali talaga. Sa ugali ako tumitingin. Ayaw ko ng taong ma-attitude kasi sa attitude pa lang marami nang umaayaw, lalo sa work o sa kung saan. Ugali talaga yung tinitingnan nila. Wala rin akong basihan sa height, wala rin akong gusto sa height. Basta ugali talaga. 'Yon, ugali. So, meron pa pala akong tawag. So, pahabol ko lang po pala is, yun nga pala, binabati ko pala si Christian Paul Radam. So, ayun. Pasok ko na lang dito, sir. Bilog mo aalisin to, ha. So, ayun. Hi, Christian Paul Radam. Happy, happy second anniversary. And sana magtikad pala. Stay strong and still counting. So, yan. Thank you so much. Pa-subscribe na lang si Christian Paul Radam sa kanyang channel. So, ayun. Kami magkakaibigan. So, ayun. Sana supportahan niyo yung channel namin tatlo. Team LBC Tea Vloggers. And Christian Paul Radam and Shy Nace. So, thank you so much. So, ayun guys, ayun lang yung masasabi ko. So, thank you so much Team LBC TV, Tea Vloggers. And thank you so much sa pagpapaunlak ulit sa channel mo. And, yun. Wish you all the best. Sana mag-grow pa yung channel mo. And sana sabay tayo mamonetize. So, thank you so much. I love you, mga kashala. Ano ang nila? Isang masasabi.